Hello team, na welcome in this video, the setup. Okay, so basically dito pag-uusapan natin kung paano mo i-set up yung strategy na shinare ko sa iyo dun sa previous video, step by step. Okay, so i-discuss natin and bibigyan kita ng preview kung ano yung mga unang dapat mong gawin para hindi ka na malito and magkaroon ka ng idea kung paano mo siya gagawin, paano mo i-set up, paano mo i-implement yung strategy natin step by step. Okay? But before that, let me discuss first what is a sales funnel. Kasi doon sa previous video, banggit ako ng banggit ng tungkol sa sales funnel. So baka nalilito ka, wala kang idea what is a sales funnel. Okay? So sales funnel, bibigyan, sobrang dali lang po kung ano ang sales funnel, no? Ito yung pinaka best na explanation. What is a sales funnel? So basically, sales funnel is a process. It is a journey, no? Ito yung journey na kailangan pagdaanan ng bawat prospect, ng bawat leads na na-generate mo sa ating negosyo. Alright? So ito po siya. So ayan, di ba? Diniscuss ko sa'yo doon sa previous video, itong chart na to, itong flow chart na to, no? May proven sales funnel. So basically, journey siya. No, journey siya, kailangan mo siyang padaanin, no, kailangan mo ma-generate mo siya as a lead, i-store mo siya dito sa ManyChat account natin. All right? And then kailangan mong ipapanood sa kanya yung video number 1 and video number 2 because ito yung magsisilbing pre-framing, no? Ipe-pre-frame mo yung prospect mo. Bibigay ka ng tremendous value dito, no? So, kumbaga, nag-e-educate ka muna ng prospects mo, ini-enlighten mo siya on yung advantage ng pagne-negosyo, and at the same time, ayan, law of reciprocity kasi nagpo-provide ka nga ng value. And then after that, that's the only time na ipapapanood mo yung video number 3. Okay? And then, tulad ng sabi ko doon, after nila mapanood yung video number 3, malaki yung chance, pwedeng marami doon, no? Merong ilan doon, I should say, na sasali kagad and magkikita ka ng komisyon. But marami doon magnunow sa'yo, but you need to follow them up, unstoppable follow up, and then i-handle mo yung objections nila para ma-close mo sila sa ating negosyo and then kikita ka ulit ng komisyon. Okay, so basically, this is a journey. This is the process na kailangan pagdaanan ng prospects mo, no? And you need to understand now na kailangan pagdaanan ito ng mga prospects mo, no? Kasi, no, they need to undergo this funnel kasi kailangan providean mo muna sila ng value. Kailangan binibuild mo muna yung relationship mo sa mga prospects mo, kailangan pre-frame mo muna yung mga prospects mo. Alright? So, kailangan talaga nilang pagdaanan yan. No? Marami po, kaya ako dinidiscuss ito guys. No? Marami kasing mga affiliates din natin dito sa Unity Network. And actually, even sa mga ibang industry, no? Ibang mga industriya ng pagnenegosyo, ang ginagawa nila, nagpre-present kaagad sila sa unang post pa lang nila. Kunyari, nag-post sila sa Facebook. Gusto mo bang kumita ng ganito ganyan? No? Gusto mo bang kumita ng 300 to 5,000 pesos in just one day? Message me. No? So, yung mga prospects nila, no? Yung mga nakakakita ng post nila, syempre yung tumatakbo po sa isipan nila is, nako, bebentahan mo lang ako. Nako, o-offeran mo lang ako ng produkto mo, o-offeran mo lang ako ng business opportunity mo, invite mo lang ako sa negosyo mo. So basically, ganun po yung tumatakbo sa isipan nila. No? So, ayun yung biggest mistake na ginagawa ng maraming mga marketers, particularly kung mapapansin mo sa Facebook. Join my team now, we have the best company. Kailangan mag-join ka na ngayon kaka-open lang namin, pioneering kami, something like that, no? So, tad-tad ang Facebook ng mga ganong klase ng marketing. And yet, kung mapapansin mo, no, marami sa mga yon hindi pinapansin, hindi nagko-comment yung mga tao, no? So,
basically kasi ang ginawa nila, nagbenta kaagad sila. Hindi muna nila binild yung relationship nila dun sa mga bagong prospects nila, sa target audience nila. No, hindi nila pre-frame, hindi nila in-educate muna yung mga prospects nila, hindi muna sila nag-provide ng value yung sa mga prospects nila. Alright, so that's the biggest mistake na ginagawa ng maraming marketers, no? Hindi nila pinapadaan sa journey, no? Walang journey na pinagdadaanan yung mga prospects nila. Bagkus, binibentahan kaagad nila, pinapakita kaagad nila yung video presentation, ino-offeran kaagad nila ng products nila, no? So that's the biggest mistake na ginagawa ng maraming marketers. So kung ikaw ngayon alam mo na what is a sales funnel and may idea ka na kailangan dumaan sa journey yung mga prospects mo, no? You need to make it, no? You need ibig ko sabihin, kailangan implement mo po siya because ikaw rin yung magbe-benefit nito in the long run. Okay? Kailangan nilang gawin ito, itong kailangan pagdaanan nito ng mga prospects mo, itong funnel, yung journey na yon, para sa ganun, no? Talagang ma-filter out mo, no? Kumbaga, mapili mo, no, yung mga taong magjo-join lang talaga sa iyo, yung mga taong action takers talaga na will do whatever it takes para magawa tong business natin na to. Kasi kung ginawa mo is present ka kagad ng video presentation, no, and then kahit sabihin mo mapasali mo yung taong yan, no, you will never know, no, kung willing siyang gawin yung mga dapat gawin para magawa tong negosyo na to. No, so your prospects, your leads needs to undergo the process, needs to undergo the journey. No, kailangan mapapanood mo yung video 1, video 2, video 3 kasama na yung BYOB ebook para sa ganun makapag-provide ka ng value, makapag-build ka ng relationship, makapag-build ka ng rapport sa mga prospects mo. Para sa ganun, ma-preframe mo na rin siya and mas palaki yung chance na maging ma-convert mo siya into sale, no, and makareceive ka ng commission. Alright? So, ayan, no? So, ayan. Ito yon, ito yung proven sales funnel natin, guys. No? So, ayan po siya. Now, let me discuss with you right now yung setup. No? So, ito yung step-by-step na strategy na i-implement natin dito sa training hub natin. Ito yung step-by-step na strategy na kailangan mong i-implement sa sarili mo para sa ganon, mapatakbo mo ng mabuti, mapagana mo ng mahusay yung system na ginagamit natin sa Unity Network, no? Tulad ng sabi ko, the system is proven, gumagana siya, marami nang nagka-result sa business na to. And ngayon, dito sa pagse-setup, ituturo ko lang naman sa iyo, bibigyan kita ng pahapyaw, bibigyan kita ng preview, no? Overview ng mga dapat mong gawin para mapatakbo mo ng mahusay and sobrang linis, sobrang linaw, sobrang ganda yung system na meron tayo sa Unity Network. Alright? So ito, step number one, all you have to do is mag-create ka ng Facebook page mo. Alright? Don't worry guys, kung di ka marunong mag-create ng Facebook page, sa baba ng mga videos na to, sa baba ng video na to, meron pang mga lessons dyan, no? Dyan ko tinuro yung step by step na to, mga pagsi-setup nito, yung pag-create ng Facebook page and yung iba pang mga steps na nandito. Alright? Step 2, magki-create ka ng ManyChat account mo. No, tulad ng sabi ko, this is the ultimate strategy na tool na gagamitin natin in promoting our business and driving traffic to our websites. Alright? ManyChat account. And then, i-connect mo po siya sa Facebook page mo. Alright? Tulad ng sabi ko doon sa previous video, si ManyChat account, dito mo i-store, dito mo i-save yung mga qualified prospects na na-generate mo. Alright? And then, yung mga taong ma-generate mo na leads na nandito na sa ManyChat account mo, no? Sila yung mga taong papadalhan mo ng video 1, video 2, video 3, and yung BYOB ebook. Sa madaling salita, sila yung mga taong mag-a-undergo ng journey. Sila yung mga taong mag-a-undergo ng buong proseso mo. Sila yung taong mag-a-undergo ng sales funnel mo. Alright? So, ayan po. No?
Step number three, you need to set up a follow-up sequence to your ManyChat account. So basically po, yung pagpapadala ng video 1, Millionaire Mindset, video 2, Millionaire Method, and video 3, The Millionaire Machine sa mga prospects mo. And at the same time, yung BYOB ebook, no? You can automate that. Pwede mong i-set up yan one time lang, no? And as of recording of this video, no, hindi pa pwedeng gamitin ang cellphone sa pagse-setup nito. You need a laptop, you need a computer. So kung cellphone user ka lang po, wala kang laptop, wala kang computer, gawaan mo na lang po ng paraan. Naniniwala ko, mga Pinoy, marunong gumawa ng paraan, no? So gawan mo siya ng paraan, guys, no. Pwede kang humiram ng laptop, i-setup mo lang naman siya one time, no, itong follow-up sequence. Para sa ganun, every time na meron kang na-generate na leads, no, nau-automate mo na yung pagpapadala ng video 1, 2, 3 and yung follow-up ebook mo and yung BYOB ebook mo. Alright? So, ayan po. Set up a follow-up sequence to your ManyChat account. I-automate mo ngayon yung pagpapadala nun. Okay? So, ayan. So, kapag meron ng ganito, no, nagkakaroon na ng linaw yung negosyo natin kung paano mo ibibigay, papadala yung mga websites na binigay sa'yo ni Unity Network sa mga prospects mo. Alright? Next po, create a growth tool in ManyChat, particularly Messenger reference URL and Facebook comments. Okay, so pwede pong nalilito ka ngayon, ano ba yung mga yan pinagsasabi mo, coach? But you will be enlightened sa mga yan as we go on in these videos. Okay, dito sa training hub natin. Yung mga yan, ayan yung mga tools na gagamitin natin para makapagpalago tayo ng mga leads sa negosyo natin. Ayan, oh, nakalagay po. Growth tool. Alright? Growth tool from the word itself, growth tool. So, growth means pagpaparami. No? Pagpaparami ng leads, pagpaparami ng prospects sa ManyChat. No? So, ito yung paraan mo. No? So, maraming mga ways para magparami ka ng leads at saka mga prospects dun sa Messenger mo, dun sa ManyChat account mo. No, pero ang magpo-focus po tayo na strategy is ito, Messenger reference URL and Facebook comments. And later on, kapag advance ka na, i-introduce kita sa JSON code. Alright? Pero ngayon, yan muna yung pag-uusapan natin. No? Yung growth tool na yan, Messenger reference URL and Facebook comments. So, wait lang. Okay. So, ayan. Alright. So, step number 5 po ang gagawin mo is magra-run ka ngayon ng first ever Facebook ads mo. Alright? Kailangan mo mag-advertise if ganito po siya. Yes, we can use free strategies in marketing our business, no? But if you want to fast track your result, if you want to fast track your success, if you want to double your result, Facebook ads is the answer, no? Parang ganito po, no? Kapag free strategies, yung ini-implement mo na strategy, hindi ka nagbabayad ng money, but nagbabayad ka ng time tsaka effort mo. Kasi it takes time para talagang magka-result ka kung free strategies yung gagamitin mo. Pag Facebook ads naman, no? Magbabayad ka ng monetary, ng pera, pero hindi mo na mas mabilis mo naman may babalik yung result, yung budget mo na yon, yung income mo na yon, yung expense mo for your Facebook ads, particularly kung sobrang taas na ng conversion na ginagamit mo para sa ating negosyo, no? So kung gusto mo ma-fast track yung negosyo mo, Facebook ads is the answer. Alright? And don't worry, diniscuss ko kung paano mo gagawin ang pag-advertise sa Facebook sa module number 4 na itong training hub natin. Alright? Meron ding mga videos na doon na gagamitin mo na lang for your Facebook ads. Okay po? So, ayan. No? And dito sa Facebook ads, kailangan mo ng credit card mo. No, kailangan mo ng card para makapag-advertise ka. Kasi yun yung paraan ni Facebook para singilin ka dun sa pag-a-advertise mo sa kanila. And yung kagandahan kasi po sa Facebook ads, targeted audience na, no? Kumbaga, option mo na, choice mo na kung sinong mga tao yung pagpapakitaan mo nung negosyo natin, nung pag-o-offeran mo ng mga products natin.
Alright, so that's the advantage of Facebook ads. So ayan, no? So ayan yung step by step na gagawin natin. Step number 6, while your Facebook ads is running, implement free Facebook strategies. So sa madaling salita po, no? Double kumbaga tawag na to, nagda-double effort na tayo rito, gumagamit na tayo ng paid strategy, gumagamit na rin tayo ng free strategies, no? Yung free Facebook strategies, ito yung diniscuss ko sa previous module, no? Yung nandun din sa 30-day traffic implementation program, Facebook Live, escalation method, leveraging other people's results. So basically, yan po yung focus natin sa pag-share natin o pag-promote natin gamit yung free strategy sa Facebook, no? Facebook Live, escalation method, which is i-escalate natin yung mga small results na nakukuha natin and leveraging other people's results. Alright? So, ayan, no? While your Facebook ads is running, no? Ini-implement mo na rin yan. So, pinagsasabay-sabay mo na po yan. And finally, step number 7, continue building your foundation by acquiring new skills for our business. No? Ganito kasi yan, guys. No, hindi po magtatapos sa nagja-generate ka na ng leads sa ManyChat account mo. Hindi na rin po nagtatapos na nag-advertise ka na sa Facebook. Kasi kapag ini-implement po na yung mga strategies na yan, no, nagja-generate ka na. Marami ka nang nakakausap ng mga prospects tungkol sa negosyo natin. Marami ka nang mga nakakausap na leads na pagpapakitaan mo nung 3 videos mo, nung mga websites na binigay sa'yo ni Unity Network. Marami ka nang makakausap ng mga tao na makakakita na ng video 1, 2, 3 mo and yung BYOB ebook mo. Now, yung mga ilang dyan, may mga katanungan yan. Paano mag-join dyan? Ano bang dapat kong gawin dyan? Kailangan ko bang mag-invite? Kailangan ko bang, ano bang gagawin ko dyan? Paano kitaan dyan? Something like that. No, So, yung mga klase ng ganong katanungan po, those are objections. Objections na kailangan mong i-handle. Kailangan mong bigyan ng linaw sa mga prospects mo. And don't worry, guys, no? It's a process na kailangan mong pagdaanan. No, hindi kailangan ma-master mo kagad 'to, no? So, ayan. Handling objection yan, no? And matututunan mo yan sa module number 7 nitong training hub natin. Diniscuss ko rin po sa module number 7 ang closing skill, kasi ito yung pinaka-importanteng skill na dapat mo ring matutunan, kasi dito ka kikita, no? Kahit magaling ka magbenta, kahit magaling ka mag-follow up, no? Kung hindi ka marunong magbenta, baliwala, hindi ka kikita ng komisyon. Alright? So, and syempre, nakalimutan ko follow up. No, kailangan mo rin mag-follow up sa mga prospects mo. Tulad nung sabi ko dun sa funnel na shinare ko sa inyo, 'di ba? Merong mga prospects ka na ma-generate na magjo-join kaagad sa iyo. Pero mas marami yung tao na hindi kaagad magjo-join sa iyo. So you need to follow them up. And gagamitin mo ngayon yung conversion formula na tinuro ko dun sa module number 6. All right? So basically, ito yung buong steps na kailangan mong gawin. No, hindi magtatapos sa pag-Facebook ads, hindi magtatapos sa pag-generate mo ng leads. Kasi while you're doing those things, nag-a-acquire ka ng additional skills para sa negosyo natin. Alright? So, ayan po. No? Ito yung step by step, and I hope you accept the challenge na gawin, i-implement itong mga to. Bigyan mo, paglaanan mo lang oras yung pag-i-implement nito para sa ganon, mapatakbo mo nang sobrang ganda, sobrang tulin yung system na meron tayo sa Unity Network. Okay? So basically ito lang din yung ginagamit kong strategies. Ito rin yung sinet up ko na strategy, I should say, para mapatakbo ko ng maganda yung system na meron tayo sa Unity Network. So kapag inimplement mo yan, I'm very confident na mau-automate mo rin and mapapatakbo mo rin ng sobrang ganda yung system natin sa Unity Network. Okay? So that's it, guys. Thank you so much for watching this video. See you po sa next video natin.